Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid na riders, at ganoon din po sa ating mga kababayan na maaaring manood nitong ating video. Ito pong aking ilalabas na video ay reaction po sa mga pahayag ni Colonel Nebrija ng MMDA. Ganoon din po yung pong reaction ko po sa pahayag ng DOTR consultant na dating LTO Chief Engineer Albert Swansing, at magbibigay din rin po ako ng reaksyon sa inilabas na pahayag ni Mr. Ben Tulpo nitong bitag. Kung mapapansin ninyo po nitong mga nagdaan, maraming araw na rin po ang nagdaan na parang ako po ay tahimik lamang dito sa issue na ito. Pero nakiliti po ako dito sa huling nabasa ko dito sa comment ni Colonel Nebrija. Sabi po niya dito, tama po huli ng enforcer, idol. Ganito po sabi niya, tama po huli ng enforcer, idol nyo mali, ha 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 ha, siya turuan ninyo. So ito po ay 2 days ago. Ibig sabihin po ay hanggang sa kasalukuyan po ay naniniwala po si Colonel Nebrija na tama ang ginawang panghuhuli at paniniket ng kanilang enforcer sa rider na hindi nakasapatos ang kanyang angkas, ang kanyang asawa. At dahil po dito ay nagdudulot po ito ng kalituhan dito sa ating mga kapatid na motorcycle riders. Lalong-lalo na po yung ating mga kapatid na motorcycle riders na nagagawi o tagaroon sa Metro Manila. Lilinawin ko lamang po sa ating lahat, ito pong issue na ito ay hindi Colonel Bosita versus Colonel Nebrija. Huwag po tayong magpadala sa issue na parang kami po ni Colonel Nebrija ay nag-aaway dahil dito sa nangyaring insidente. Ang usapin po dito ay ang tamang pagpapatupad ng batas para hindi maabuso o maperwisyo ang sino mang rider na nagagawi sa Metro Manila. Lilinawin ko po, ako po ay hindi nakikipag-away kay Colonel Nebrija. Kaya ginagawa ko ito. Ito po ay sa abot po ng aking makakaya ay nais ko lamang pong ipagtanggol ang panig ng ating mga kapatid na riders. Kung mapapansin naman po ninyo, yung mga nauna kong videos ay ako po ay walang pinipili. Basta tama ang rider, wala po akong pinipili. Ipinaglalaban ko po ito sa maayos na pamamaraan. At napansin nyo naman po na matapos kong maaksyonan ang aking pagtulong dito sa ating mga kapatid na riders, ganun din ang mga truck drivers na humingi ng tulong sa atin, siguro naman po ay napapansin ninyo na ang enforcer o ang police o ang sinita nating riders ay nagpapapicture pa po kasama ako. Ito po ang patunay na hindi naman po ako bastos o siga kapag ka po ako'y may inaayos na problema. Ito pong nangyari na issue, ito nga pong back rider na nakasandals, ang nangyari po nito ay tumawag sa akin itong rider. Ganon din po ang kanyang asawa. At sinabi po nila na natikitan ang rider dahil nga ang kanyang back rider, ang kanyang asawa ay hindi nakasapatos. At syempre po, alam naman po nating lahat na ako po ay may advokasya, at kapag tama po ang rider o ang driver at mali ang enforcer o ang police, ipinagtatanggol po natin ang rider. At hindi po ako, wala po akong karanasan
na binaraso o ano paman kapag ka mali ang rider o ang driver. Yun lamang po ang pwede kong ipagmalaki na hindi po ako pumapadrino sa mali. So yun na nga po, humingi po ng tulong sa akin ng mag-asawang riders at base naman sa batas ay hindi po dapat hinuhuli ang back rider o ang rider kapag ang kanyang back rider ay naka-tsinelas o hindi nakasapatos. Gusto ko lamang pong idagdag sa paglilinaw sa inyo na hindi po ang ibig sabihin na ipinagtatanggol ko ang mag-asawang riders. Hindi po ang ibig sabihin nito ay hindi ako sang-ayon na okay lang na nakatsinelas ang ating back rider. Ang punto po dito ay yung tamang pagpapatupad ng batas na dapat igawin o ipatupad ng sino mang enforcer o ng sino mang mga enforcers. At totoo naman po na maganda kung ang back rider natin ay nakasapatos din. Totoo po yan. Pero hindi po natin pwedeng hulihin, tikitan at panagutin ang back rider o ang rider kapag ang kanyang angkas ay nakatsinelas o hindi nakasapatos. So balikan ko lamang po itong post, itong naunang pahayag ni Colonel Nebria patungkol dito sa issue na ito. Doon po sa paragraph 1 ng kanyang post, sabi po niya dito, ilabas mo ang batas na nagtatalaga sa iyo ng kapangyarihan na pagbayarin ang enforcer namin ang isang araw sa sweldo ng hinuli nila. Baka usurpation of authority ka, boy, para iutos at ipilit sa enforcer namin yan. Paglilinaw po, hindi ko lamang po alam kung anong particular na batas, pero alam po nating lahat na kapag ikaw ay may nagawang pagkakasala sa sino man, ay ikaw po ay maaaring panagutin ng batas para magbigay ng danyos. Ito yung madalas po nating tinatawag na danyos provision. Ano po? Na ibig sabihin, pag may napinsala ka o may naging kasalanan ka sa iyong kapwa, ikaw ay maaaring panagutin ng batas. Pero dito po sa usaping ito, hindi na po kailangang hanapan pa ako ni Colonel Nebria ng batas na nagsasabi na ako ay binibigyan ng kapangyarihan sapagkat hindi ko naman po inutusan o hindi ko pinilit ang kanilang enforcer. Malinaw na malinaw po sa video, kaharap po ang iba pang mga traffic enforcers ng MMDA, hindi ko po inutusan at lalong hindi ko po pinilit ang kanilang enforcer para bayaran itong mag-asawang riders. Malinaw po doon, iminungkahi ko na dapat ay bayaran niya itong isang araw nitong back rider dahil sa kanya pong maling panghuhuli. At kaharap din po ang iba pang mga MMDA enforcers at makikinig po natin sa video na inaamin po nila. Hindi nila hinuhuli ang mga riders na may angkas na hindi nakasapatos. Malinaw na malinaw po yun. At doon po sa usurpation of authority, kung yun po ang paniniwala ni Colonel Nebria, meron naman pong legal team ang MMDA, siguro po para mas maging malinaw ito sa ating lahat. At kung pinaniniwalaan po niya na ako ay may nalabag itong sinasabing usurpation of authority, totoo po na napakaganda na ako po ay sampahan niya ng kaso para ang korte ang magsasabi po kung ako po ay nagkasala sa batas. Ito nga pong tinatawag na usurpation of authority. Dito po sa ikalawang paragraph nitong post ni Colonel Nebria, basahin ko po, kung may problema ka sa huli namin bilang dating pulis at miyembro ng HPG, alam mo, dapat sa adjudication nire-resolve yan at wala kang karapatan pakialaman huli ng enforcer namin.
Kung ako po ang tinutukoy niya, kung may problema sa huli ng kanilang enforcer, definitely wala po akong problema dahil hindi po ako sangkot dito. Ang may problema po ay itong mag-asawang riders. Kaya nga po nang tumawag sa akin ay agad-agad ko itong inaksyonan. So wala po akong problema dito sa huli ng MMDA. Wala po akong problema. At sabi po niya dito, wala daw akong karapatang pakialaman ang huli ng enforcer nila. Tama po yun. Wala po akong pakialam. Wala akong authority. Wala ako sa posisyon. Hindi ko po pinakialaman ang trabaho ng kanilang enforcer. Ipinagtanggol ko lamang po ang mag-asawang riders dahil sigurado po ako mali po ang ginagawa ng kanilang enforcer na pagpapatupad dito sa ating usapin ngayon. Yung pong sinabi niya na alam ko naman na dapat idaan sa adjudication board kapag ka may reklamo ang driver o ang rider. Totoo naman po yun. Pero dahil po sa kasalukuyang sistema na umiiral sa ahensya ng MMDA, ganun din po sa ibang mga lokal na pamahalaan, ay hindi po ako pabor doon. Ano pong ibig ko sabihin hindi pabor? Kapag ka po tumawag sa akin ang rider o ang driver at nakita ko na may mali sa pagpapatupad ng batas, agad-agad ko na po itong hinaharang. Dahil bakit kailangan nating paabutin pa sa adjudication board kung doon pa lamang sa panghuhuli ay maharang na natin? So ganun po. At ako naman po ay walang natatanda ay pinagtanggol na tama ang pulis o ang enforcer. Ang pinagtatanggol ko po, kapag nakikita ko po na alinsunod sa batas, ay tama ang panig ng driver o ng rider. Doon po. At yung pong nabanggit niya na due process, ay alam niyo po, napakagandang pakinggan. Pero kung alam po ninyo ang mga tunay na nangyayari sa mga driver at mga riders na nagko-contest kapag nakita nila na mali ang huli sa kanila, ay maaari po nasasang-ayon kayo sa akin. Bigyan ko po kayo ng maikling kwento dito sa sinasabi ni Colonel Nebriha na due process. Hindi po isang beses. May ilang mga riders na po akong tinulungan dito sa sinasabing pagkocontest. Paano po umabot sila sa pagkocontest? Sila po ay tumawag sa akin na sila ay nahuli na at natikita na. So ang mangyayari na lamang po, papayuhan ko sila kung ano ang dapat gawin. So may ilang mga riders na po akong natulungan. Ganito po ang masama at hindi magandang dinadanas ng mga ito. Ilang araw po silang magpabalik-balik sa adjudication board para sa kanilang contest. Karaniwan po dyan 3 days, 4 days or higit pa kung minsan. So ito pong mga ito ay siyempre yung araw na pabalik-balik sila sa MMDA office, sila po ay of course absent sa trabaho, walang kita. At siyempre maliban sa absent sa trabaho ay sila po ay magagastusan sa kanilang transportation. At karaniwan po sa mga ordinaryong manggagawa ay mga no work, no pay. Ibig sabihin, no work, no pay. Pag absent, walang kita, walang sweldo. So kung sila po ay 3 days or 4 days nagpabalik-balik sa adjudication board ng MMDA at malaki ang kanilang nagastos, malaki ang perang nawala sa kanila na dapat ay gastusin na sa pamilya, yes, totoo po. Napakapatas naman po ng adjudication board ng MMDA itong kanilang mga lawyers. At yun po ang sinasabi ko ay base sa aming karanasan dito sa aking mga tinutulungan. Kapag ka po nila nakita na may merit ang panig ng driver o ng rider, ito naman po ay nariresolba in favor of the rider or in favor of the driver. Ito lamang po ang problema.
Matapos po na may panalo ng rider o ng driver ang kanilang contest, wala po silang natatanggap na danyos. Wala po. Sa madalang salita, kansilado lamang ang huli sa kanila. Yung gastos na nawala sa kanila, ay sorry na lang yon. Sorry na lang po yon. At ang masakit pa po dito, base po dito sa aming mga karanasan, ano po, hindi ko naman sinasabing lahat. Base po dito sa karanasan ng aking mga tinulungan, after na makansila ang huli sa kanila, itong enforcer ng MMDA ay hindi naman po nila pinapanagot. Parang okay lang. Okay lang, wala lang. So, sa madaling salita po, kung ating uunawain yung sinasabi ni Colonel Nebria na due process, maganda po sa tenga. Ang gandang pakinggan. Pero kung susuriin po nating mabuti, kung ikaw po ay rider o driver na nabiktima ng maling panghuhuli ng kanila enforcer, kung iyo pong gagamitin ang iyong talino, at ito naman ay ginagawa ng marami, kahit alam nilang mali ang huli, masakit sa kanilang kalooban, pikit mata, binabayaran na lamang po nila dahil talagang totoong-totoo po, mas malaki ang mawawala sa kanila dahil dito sa sinasabi ni Colonel Nebria na due process. Hindi ko po alam kung alam ito ni Colonel Nebria, dahil siguro po, kung alam niya, eh baka tatahimik na lamang siya. No po. Eh kung alam naman niya itong aking mga nabanggit, hindi ko alam kung ano itong sinasabi na niya na due process. So, sumototal, para sa po sa akin, talagang itong due process na sinasabi niya ay maganda lang sa tenga. Pero sa parte po ng driver o ng rider, eh talagang ito po ay perwisyo. Perwisyo po talaga. Kahit manalo sa contest, eh kung ating susuriing mabuti, overall, talo pa rin po ang driver o ang rider kahit na ang mga ito ay nasa katwiran. At ang nagkamali namang enforcer ng MMDA ay hindi po nila pinapanagot. Siguro po, maaaring pasinungalingan ito ni Colonel Nebria, at syempre, siya naman po ay opisyal at responsible public servant. Kung kanya po itong pasinungalingan, siyempre, hindi po maaari ang kwento. Kailangan ilabas po niya ang mga patunay na itong mga riders at mga drivers na nag-contest ay kanilang binayaran ang danyos at kanilang pinanagot ang mga enforcers na napatunayang nagkasala. Nabingkit niya rin po dito na kung gusto ko lang mag-apply na hearing officer ng MMDA, mag-apply daw po ako. Ay alam niyo po, hindi naman ako nagyayabang. Ay kahit po sa panaginip, hindi ko naisip yan. Bakit po? Ay kung mag-hearing officer naman ako, limitado rin naman po yung aking capacity. Ibig sabihin, hindi ko na po kailangan mag-apply bilang hearing officer. Dahil po sa mga karanasan ko, magagaling naman yung kanilang mga lawyers, yung mga hearing officers nila. At nakita ko naman na talagang patas po sila. So, meaning, doon po sa punto na yon, walang problema. Walang problema. Kaya, ito naman ay napag-uusapan lang, hindi ako kailangan ng MMDA para mag-hearing officer dahil napakagagaling po ng kanilang lawyers. Wala po doon ang problema eh. Ang problema po doon, yung kapag naresolba ang kaso at naipanalo ng rider o ng driver ang kanilang contest, yung danyos at hindi rin napapanagot ang kanilang enforcer. So, based on this, talagang hindi po kailangan na mag-apply ako bilang hearing officer sa MMDA na katulad ng sinasabi ni Colonel Nebria. Dagdag ko pa dito, halimbawa, at ito naman po ay usap-usapan lang, kung ako ay bibigyan ng posisyon ng MMDA, hindi ko rin naman po tatanggapin. Bakit po? Kapag tinanggap ko po ito, matatali ako sa MMDA at kaawa-awa naman po yung ibang mga motorista sa iba't ibang lugar ng ating bansa na nangangailangan ng aking tulong.
For the information of everyone, ako po ay nakakatanggap ng calls minuminuto, araw-araw, 24/7. Ang totoo po niyan, mas marami po ang hindi ko po natutugunan at mas marami po ang hindi ko natutulungan. Kaya yaman din lamang na pag-usapan nga po ito, kahit ako ay bigyan ng posisyon na maganda sa MMDA, hindi ko naman minamaliit ang MMDA, pero hindi ko po tatanggapin dahil mas marami po ang higit na masasakripisyo. Itong mga kapatid nating motorista na humihingi ng tulong sa akin mula sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Nabanggit din po niya dito na ako daw ay nagpapasikat lamang sa YouTube. Eh, alam niyo po, kung usapang pagpapasikat, talagang hindi ko po inisip yan. Ano? Siguro po ay spekulasyon lang yan ni Colonel Nebriha, dahil ang totoo naman ay aminin natin ang totoo, dahil po dito sa aking advokasya ay kinilala po ito ng ating mga kababayan at na-appreciate po nila ito. Kaya wala po akong intention magpasikat sa YouTube. Nabanggit niya po dito, marami ka bang views? Malaki na ba ang kita? Ah, ganito po. Sa usapang kita, si Colonel Nebriha po ay colonel, opisyal. Ang isang pagkakamali lamang po niya, dapat bago niya ito binitawan, ay nag-research muna siya. O kaya, meron naman siyang magagaling na staff, dapat ipinasilip niya yung aking YouTube channel. Ganito po yan. Ang aking pong YouTube channel ay Colonel Bosita, RSAP. Colonel Bosita, RSAP. Makikita po ninyo sa aking mga videos, ang liit lamang po ng views. Pero yung napakarami, mga iba't ibang YouTubers, mga iba-ibang vloggers, ang lalaki po ng views. Pansinin po ninyo yan. Meron pong, let's say for example, meron po akong video. Ano po? After 3 days or 5 days, makikita ko ang views nito, 10,000, 25,000, 60,000. Then, pag nakita ko po yung ibang gumamit ng video ko, 700,000, 900,000, 1 million, 3 million. May nakita pa nga po kung gumamit ng video ko 13 millions. So, nagulat po ako na binitawan ito ni Colonel Nebriha, itong nabanggit niya na kung malaki na raw ang kita ko sa YouTube.